rasa rambang. Buhay hayop ay talaga ganyan. Sa anumang uri ng handa, may kasalanan at walay hatulay bitay. Ang manok ay lalo na mahirap pag umiitlog ay nililingap. Minsan lang na hindi pumutak ay piho sa kawali agad. Oy, dali-dalin mo nga yan at baka mahuli ang pagluluto natin. Ako po. Tatawarin po. Opo, at wala na kayong dapat ikatakot ngayon. Salamat, salamat. Niligtas nyo kami. Ate, tayo na bumaba. Ay, tatakot ako dito. Adios! Ay, nasaktan yata si Goryo! Walang anuman ito. Umuwi na kahit ako na ang bahala rito. Sige na. Nasaktan ka ba? Hindi. Pero bakit pa kayo bumaba? Ayaw na namin, nakatatakot. Salamat na lamang at iniligtas kami nitong dalawang mama. Oh, talaga naman titigil eh. Lumukso lamang ako eh. Alas, sige na, sumakay na kayo ulit. Hindi natatakbo yan. Ay, ayoko na. Huli na rin lamang tayo sa lahat eh. Mabuti pa, umuwi na tayo. At tuloy, naniyayahan namin kayo sa amin. Kaya nga naman, kapagka dun sa amin ay may kasayahan din ang piyesta sa Nayon. Eh, tila po naman yata kaya yan pupunta kami dun eh. Hindi pa tayo magkakilala. Siya nga ho naman. Yun lamang pala. Siya si Belen, ang kapatid kong bunso sa akin. Kamusta kayo? At ako naman si Nena. Ako po naman si Dalphin Marcelo. Pag-ito sa ninyo. Ako po naman si Eleuterio Banez. Sinagagal ako kayo makilala.
Siya ho naman si Goryo, nakatulong ng aking ama sa bukid. Kinagalak na kayo, mga Goryo. Gayun din po. Eh, di tayo na. Sayo. Sumakay na kayo. Huwag na. Malapit na rin lamang eh. Maglalakad na kami ha. Sayo, bahala. Sayo na. Susunod na kami. Salamat na lang sa Kalabaw. Nakilala natin. Napakabait niyang hayop na yan. Thank you, Mr. Kalabaw. Kasi ito may kasalanan eh. Ah, nakakainan na pala. Oh. Marahil na ito na nagbalin. Eh, nga ho sila sa kainan na. Saka mo na, Goryo. Ano nga ba ang tunay na nangyari? At nakakawala ang Kalabaw? Oh, wala pong bagay yung tatahuan. Nagulat po lamang yung Kalabaw at napatakbo. Hindi po naman kami naano. Saka mananalo pa ho ba naman sa akin yung isang Kalabaw lamang? Kaya nga, eh siya Goryo, makisalo ko na sa kanila. Busog pa naman ho ako eh. Kumain ka na yun. Ha? Mamaya na tayo. Ito. Inaasahan kong mula ngayon, eh laging hanapin na aming sarili ang dumarorit sa inyo. Sa lahat po ng oras ay nakabukas ang aming pintuan sa inyong dalawa na ngayon ay pinagkakautangan namin ang aming buhay. Maraming salamat po. Napapasig kong tila yata wala pa rito ang kaibigirin niyo si Goryo. Ah, darating ngayon. Oh, ayan na siya at kasama ang tatang. Ate, andyan ang tatang. Maiwanan ko na muna kay sandali, ho. Eh, bahala. Maigi naman at naagapan mo. Eh, kung nasiraan nga po ba ako ng lobby, di talagang kami napahamak. Tatang, narito na pala kayo. Kararating ko lamang. At ngayon lamang ako nakahinga nang matiyak kong kayo ligtas sa kapahamakan. Utang po namin doon sa dalawang binatang pumigil sa mabilis na takbo ng Kalabaw. Tuloy inanyayahan namin dito upang makilala ninyo. Dahil nang kumain, tatang. Goryo! Sige na, busog pa naman ako eh. Intindihin mo na lamang yung dalawang bisita. Sige na, anak. Magsasabay na kami ni Goryo pagkatapos ninyo, ha? Sino ba yung binatang sinasabi ninyo na? Ah, mga taganayon po ng kamyas na dumalo ng mapahinto ko na ang takbo ng Kalabaw. At dapat po natin pangilagan ang dalawang yan. Bakit? Sapagkat pinangingilagan po sa kanila yan. Ha? Ganun ba? Opo, maniwala kayo. Maloko pala yun. Ha? Opo. Hoy, Ambo! Kaya pala wala lang sa mga hita ng manok na nakahain doon ay nasa yung lata. Huwag mo nga akong pakialaman ang ge. Ang lagay, paunahin ko pa sila sa mga hitang ito samantalang ako ang kusinero. Aba, at sa lagay pala, ikaw namin handa ikaw pang kakain. Hindi bale, wala naman nakakakita. Ang lagay, magluto ako ng para sa kanila at ako magutom. Bueno, naririyan na rin lamang eh, huwag na tayo magtalo. Bigyan mo naman ako yan. Aha. Litton, no? Kaya pala ang mga tenga, ang mga paan ng litton, ay nawawala at pinago mo lahat. Katawan! Oo, huwag ka nang maingay, oh. Ayan na, para sa'yo. Ito lang? Katawan! Katawan! Ito pa, tako-tako mo naman, eh. Katawan? Niyo. Hindi ba niyo napupunas sa kilos ng mga binatang yan at tila gustong lumigo sa kinain at bilin? Sige, kumain kayo ng kumain na. Huwag kayong mahihiya. Kailang ano? Yayamang ikaw ang nakakakilala sa dalawang binatang yan, ay ikaw na bahalang tumingin kay Nanena papunta ko sa Bulacan, na? Maasahan po ninyo. Ito na ang huli. Mapagod na ako. Oo. Kaya nga ba ayoko nang handaan sa pista eh. Ito ang hirap pagkatapos. Oo, kunwari pa ito. Nangyari, nakakain ka na. Nakakain? Hindi ba nakita kanina tulang ang kagana-ganang kumain? Ano? Wala kang ganang kumain niyang naubos mo na ang tira ng mga bisita? Eh, paano? Matatapon lamang. Eh, paano? Hindi mo ba ako patulungan magligpit?
Ano, mabigat ba ang tiyan mo? Eh, ano ba ang gagawin? Wala naman tubig ah. Saan ba sumasalok? Sus, pati salok ka ng tubig na kalimutan pagkatapos mabundat. Kung tinatamad ka, saka lang ba ka sumalok? Ayaw mo sasalok na, tamad. Aba, at ako pa tamad. Kailan kaya ang dating ng tatang? Ang sabi sa adyos pa ng Hunyo, bakit? Wala. Natutuwa lamang ako at wala na tayong alalahanin pag dumalaw dito si Nadeltin. Sina may usapang kayo, ha? Wala. Kailan ko lang yung nakilala, eh. Naku, kunwari pa ito. Napuna ko ng tila masama ang tama si Nadeltin, eh. Bakit? Ano napupuna mo, ha? Nakita mo na? Siguro pati ikaw. Ah, nagtigil ka na nga dyan. Kanya tuloy nagagalit siya si Goryo. Eh, anong magalit siya sa akin? Talaga naman wala akong ispatiya sa kanya. Mas pinaalalahanin mong mahusay siyang sumuyo sa tatang. Oh, nakita mo na, ayun na yun, oh. Nagpapakahirap wala ng mga asahan. Parang intik kong lumigaw sa matatanda na nunuyo. Bakit ba hindi mo tigilan yung ginagawa mo ngayon? Iyari na yan. Kung maiging makitang maayos na ito pagdating ng tatahuan. Maayos na yan eh. Inaayos mo pa. Pati ako napapagod lamang sa'yo. Suyo ka ng suyo. Dala-dala mo bukayo. O ako bahala ka mag-alala. Parang kailan sa'yo yung pagtingin sa akin ng tatahuan. Pagka kami nakasal ni Nena, hindi ka na magtatrabaho dyan. Gagawin kitang katiwala. Wala nang inaasahan itong nakakarimarin kong buhay. Wala akong inaasahan na kinabukasan pa. Ano nga ba asahan mo sa buhay mo? Ayaw ko man lang kumilos diyan. Ano tulungan mo man lang ako rin eh. Ano itutulong ko sa'yo? Eh, yari na yung ginagawa mo. Kung manumalis ka na nga rin, nakabubuisit ka. Ay, mabuti pa nga. Napapagod lamang ako. Eh, Dolphin, kailan ba nadadalaw kailan nina? Aba, eh, ikaw nga tatanungin ko tungkol sa bagay na yun eh. Eh, teka nga muna. Eh, sino ba nagugustuhan mo sa dalawa? Aba, eh, kailangan ikaw muna unang magsabi kung sino ang napupusuan mo. Ang hirap niyan, eh baka nga ang nagugustuhan ko, eh siya mo rin nagugustuhan. Ang mabuti, para tayo magkaintindihan dalawa, eh sabihin mo sa akin kung sino ang nagugustuhan mo. Eh, sasabihin ko na sa'yo. Oo. Oh. Si Belen. O tama! Eh, ang gusto ko naman talaga yung nena. Siya nga? Oo! May ilagay mo! Oy, kailan kaya tayo makakadalaw sa kanila, ha? Eh, may balita ako napakahigpit daw ng kanila kami. Madali yan. Tingnan mo. Pag liwanag ng buwan, haranahin natin sila. Ang lakas naman ang loob mong magharana, eh. Hindi ka naman marunong kumanta. Abe, tao ka. Eh, anong ginagawa ng mga manlugtog mo? At saka yung kantor mo? Dali natin doon. Pinaya, tatama yung naisip mo ngayon ah. Yan ang kaugalian doon. Tsak yun. Sa akin upso
ng lingit sa'y paumanhin. Tibok ng puso'y sandali mong ulitin nang matagpansu mo ang tapat na damdamin. Gabi nilalaman dahil ang saganda mo. Na niya rin buhay, huwag mo sanang biguin itong paglalamay sa gabing madilim. Gising at magbangon at ako'y lingapin, kung lingawa mo lang ay daming masa. Iwaglit mo ang alinlangan, sitik mo sa kibukan. Akin ay magsumpa. Bigyan po sila ng magandang gabi ng mga binatang tigakamyas. Papanikin na natin sila. Pateka muna. Kailangan isipin muna nating mabuti. Pag nalaman ng tatang na pinapamit natin yung mga yan eh, piyadong pagagalitan tayo. Kaya pa tayo ayaw papanitin ah. Baka wala sila dyan ah. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Bigyan po sila ng magandang gabi ng mga binatang tagakamyas. Oh, papanitin na natin sila. Kawawa naman eh. Ha? Eh, papano? Eh, di ako mapuputukan yan sa tatang. Oh, bahala na. Halika na, mag-bisit tayo. Halika na. Sige na nga. Kung kaya tang wala kayong suwerte ah, siguro wala sila dyan. Tayo muna ako naman. Magandang gabi po sa kanila dyan. Kami po si Dalpin at si Terio. Magandang gabi po. Magandang gabi naman. Panikayo. Ay, sino man ang sabi sa'yo magpapanikan ng tao sa ganitong oras? Abay, hinaharana nila ako. Pangit naman hindi mo papanikin. Ano? Hinaharana ka? Oy, magpapiri ka muna ng kandila bago may makamali siyang magrana. Che, pali kayo. Antay ka nga muna. Bakit ba ganitong oras kung pumanik kayo ng bahay? Aba mo, ay, ito ko pala nakatira. Kasama mo ba sila? Oo, kasama ka sila lahat. Pali kayo, tali kayo. Isiya, sige. Pali kayo. Mga kaibigan po ito ba? Wala na panitin. Umupo kayo. Salamat, salamat. Umupo ka. Kayo. Halika muna sa iba ba at nila ako sabihin sa'yo. O, ano yun? Halika. Saan ba dito nakakabili ng alak? Ah, dyan lang, malapit lang. Bakit? O, oh, yun na, mag-inuman tayo. O, oh, naku, baka kung mapano tayo eh. O, oh, ikaw naman. Eh, ikaw, eh, gusto mo. Eh, dyan muna kayo, ha? At sasamahan ko lang siya. Halika na, pinatulong. Ang ganda pala ng mga boses ninyo. Ah, oh, hindi ho naman. At kayo naman, magaling pala kayong makata. Eh, konti ho. Eh, sila nila ho, andero ba? Aba, tulog na ho. Kung anong sasabihin niyo sa kanila eh, maaari din naman ninyong sabihin sa akin. Eh, paano tayo lalabas? Nandoon si Angge. Madali yun. Akong bahala. Eh, hindi po mo maaaring gisingin sila? Aba, hindi mo maaari. Sabagat kung natutulog mo sila eh, himbing na himbing. Angge? Bate. Magandang gabi po. Magandang gabi din po naman. Gising po pala eh. Nena, hindi ka maaaring makausap ng sarili na? Bakit hindi? Kaya liwarag ng buwan niya, no? Di ba masarap mo pa siya? Siya nga, ano? Kay liwaliwanag ng buwan. Siya nga. Kay karaming mahihina ang puso, ang binigyan ng lakas ng loob ng liwanag ng buwang yan upang ipagtapat ang kanilang damdamin sa kanilang iniibig. Gayun pala ang nagagawa ng buwan? Oo. Katulad halimbawa ng unang pagdudoob natin ng palad, naramdaman kong ikaw ay isang babaeng makapagbibigay ng kaligayahan sa akin.
anong paraan? Sapagat ako'y may ibig. Sa isang paraluman, at ako'y maaari mong tulungan. Ako'y nakahandang tumulong kung siya mo ikaliligaya. Ngunit, taos ba ang pag-ibig na inuukol mo sa kanya? Ang pag-ibig ko ay hanggang langit. Ngunit, ako'y nauumid. Kaya pinag-aralan kong ako'y lumibot. Yan nga ang mabuting paraan. Sapagkat ang pag-ibig ay hindi maaring daanin sa madalian. At ang pag-asawa ay hindi kaning isusubo at iluluwa kung mapaso. Kahirap palang umibig. Bakit mahirap? Ako'y umiibig din, ngunit ako'y maligaya. Ha? Totoo ba sabi mo? Ganun pala. Sino ba ang palad na lalaking yun? Sino pa? Di si Tatang? Ay, salamat. Ang isa pa namin inaalala ay baka ikagalit na yung Tatang aming pagkakaparito. Aba, nasa Bulacan siya ngayon eh. Delphine? Wala pala dito ang kanilang amay, nasa Bulacan daw. Siya nga ba? Oo, at sa 10 ng Hunyo ang kanyang pagbabalik sa aming patanim. Tuloy, inaanyayahan namin kayo sa patanim namin yan kung inyong marapati. Oh, sa lahat ng oras dun! At kayong kakanta. Aba, bakit kami lang? Kailangan tayong lahat. At magdadala tuloy kami ng musikong bumbong. Ano po, di ang saya, ano? Aba, tiyak na tiyak yun. Eh siya, hindi na muna kami magtatagal, ha? At asahan na niyo kami pagdalo sa inyong patanim. Sana kayo? Bilin. Alis na ako. Alis na rin ako, ha? Matanim yung bibiro, maghapong akay ko. Di naman makatayo, di naman makaupo. Mayroon ko'y namahawis, hindi ko'y namibisik. Kamay ko'y namamasin, naman kababas na tubig. Thank you.
Ano na? Sila napapansin kung meron tigaritong nagagalit sa akin, ha? Sino ba ang tinutuki mo? Abay, kung sino ba ang nasasaktan, edi yun. Yamang napuna mo na rin lamang. Ay, nahanda kami sa inyo sa lahat ng oras. Eh, bakit kami salita mo? Di magsolo-solo tayo kung gusto mo. Nagdadamay ka pa ng kung sino-sino, ha? Para ka pang nananakot, ha? Nahandahan ka, primo. Goryo, bakit ka ba nagkakaganyan? Wala naman ako nakikitang dapat niyong ipag-away, ha? Pero nena, hindi pa narinig na hinahamon ako. Bakit? Bakit? Ano bang ulito? Ito pong mga ito tatahuan. Tila po gustong maghari-harian dito sa atin. Siya nga po, talagang mga abusado. Ang higo sa inyo ipamanhin, sapagat nagkaroon ng gulo rin sa inyong pataniman, mabuti po yate kami magpapaalam na. Kalaterio? Oo. Paalam na kami sa inyo. Enteng, eda. Nakita ninyo, Tata Juan, sapat na po ang mga ikinikilos ng mga iyan. Totoo po lahat ang aking sinabi sa inyo. Gregorio, ito na yan. At limuti mo na. At magpatuloy tayo sa ating gawain. Opo, Tata Juan. Mano po? Mario, tayo na. Magsama muna dyan at mapupuno ka ng alikabok. Ano bang iniisip mo at tila ka natitigilan? Iniisip ko lamang ang nangyari sa kanilang. At kung ako ikaw, ay didispatsahin ko na yung goryong yan. Eh, paano ko madidispatsahin? Hindi naman sa akin dumidiga kung di sa tatang. Eh, di sa tatang mo sabihin? Abano ko. Eh, di akong kinagalo. Purong. Teka nga muna. Bakit ka ba nagdaramdam doon sa nangyari sa taniman? Siguro nagkakasimpatiya ka Kriterio, ano? Aba, di itanong mo sa iyong sarili kung gayon ka rin pa. Oy, dahan-dahan ka, napakabata mo pa. Bata man ako, matanda na ang aking puso. Abando ako nito, ah. Ano ibig mo sabihin? Ang ibig kong sabihin ay walang matanda't bata kung ang puso ang naguutos. Panako, marunong ka na pala niyang puso-puso, ha? Makita mo't susumbong kita sa tatang. Aba, bakit mo ako susumbong? Upang mahadlangan ang iyong kamusmusan. Ate, bata man ako eh, nalalaman kong aking patutunguhan. Anak ko, marunong ka na ngayon magsasasagot, ha? Tena! Tatang! Sabalito ka kayo sumandali din, Tere. Opo. Ate, baka naman talagang isumbong mo ako. Hindi kita isusumbong kung susundin mo lahat ng payo ko sa'yo. Talaga naman ikaw lamang ang sinusunod ko eh. Tena! Ha! Ano ba kayo? Nariyan na! Ano ho yun, tatang? Napag-alaman ko na palagi daw dito at nakikipagtalamitan na sa inyong mabuti ang dalawang binatang yon na nanggugulo sa ating taniman. Alam ba ninyong kalahiyan ng mga tao yun? Bakit mo ba, tatang? Meron ba kayong nalalamang masama sa kanilang lahi? Aba, may nakapagsabi sa akin na di umano yung nakangalan Delphine ay anak ng isang sabungero na kung walang maisugal, isinasanla pati palayok. At yun namang nakangalan Terio ay isang mosakerong patay dutob. Eh, sila naman ho, tatang, eh, kaya lamang namin tinatanggap dito, eh, dahil sa utang na loob natin sa kanila. Tama na nga, mga anak ko. Ngunit kinakailangan kayo makakasipag-ingat. Laman mo, mahirap na masubo. Hanggat maaga ay umiwas kayo. Ano po naman ang aming iiwasan, tatang? Samantalang hindi pa naman ho sila lumiligaw sa amin. Aba, ha? At hinihintay pa pala ninyo lumigaw, ha? Ang mga sabi ko sa inyo na ang pagkakilala ko sa mga tao, yun ay hindi kabutihan. Ang sinyal mo? Huwag na kayo magalit, tatang. Siya, makatagal kayo sa inyong gawain. Ikaw naman kung bakit sumagot-sagot ka pa eh. Eh, paano? Kala ko tama yung sinabi ko eh. Tama. Saan ka nang galing? Eh, pinakuhayo yung pipigil ni Tata Juan, kay Mang Bestre. Teka nga muna. Sino nagsumbong sa tatang tungkol sa pagparito ni Delphine? Nagsumbong? Oo. Ah, pihum-pihum-pihado itong si Goryo. Tsak yun! Eh, bakit mo naman nasabi yun? Sapagkat itong si Goryo, matagal nang may galit dyan sa dalawa ninyong kaibigan. Katulad ng pista, dinig ng dalawa kong tenga ang paninirang ginawa ni Goryo doon sa dalawa kay tatang. Kaya pala. Eh, ano mo namang sasabi mo tungkol sa pagkataon nito si Delphine at si Terio? Bah, si Delphine kilala ko. Yun ay anak ni Kabisang Pedro na taganayo ng Kamyas. At meron silang limang kaban na binhi. Eh, bakit ang sabi ng tatang anak daw ng sabungero? Hindi, nagtatali lang ng manok. At ano naman ang masasabi mo kay Terio? Bah, si Terio meron sariling banda ng musikong bumbong. At saka meron dalyas pa.
At ang lahat ng musika ay nababagayan niya, katulad ng sa patay, punebre, sa sayawan, fast track, balse, yung bagong uso ngayon tinatawag na kukuratsa na, ano, yung kutsara. Guratsa. Ay, yan, guratsa. Kanya palang Hussein yung umawit. Naku, magaling daw umawit. At ano, hindi ba? Magaling para sa'yo. Paano, palo ka eh? Palo, talaga namang magaling. Hindi katulad ni Delphine. Hindi naman siya marunong umawit. Kahit na, magandang lalaki naman. Oh, tama na nga yan. Sa makatwid eh, nangungumbida si Alin Tali para sa kanyang pabayo. Oo. Ay, ano naman ang sinagot mo? Bah, eh, sabi ko, hindi ko mapapasyahan yan. Kinakailangan sabihin ko sa tatang. Naku, sana tayo na lamang ang papuntahin ng tatang. Bakit? Bakit? Tulungan mo naman kami sa tatang, oh. Ay, mahirap yan. Hindi ko wow! Maari naman kung talagang gusto mo, eh. Mahirap. Parang hindi mo kilala yan si Goryo. Kamot akong bahala sa tatang. Lalangitan ko siya, ha? Oh, eto na. Oh, eto yung tatang. Ano po, tatang? Magaling po, tatang. Oh, kaya ng Diyos. Tata Juan, naparito po ang kumari niyong tali at nangingimbida sa pabayo ng pinipig bukas. Siya nga ba? Oo. O, bakit hindi niyo pinapakintay? Eh, nagmamadali ho. Pinagbili na lang sa akin. Ay, mong sabihin, bukas. Oo. Ay, kung bukas ay hindi ako maaari. Sapagkat wala na akong gawain eh. Ba, eh nakakahiya naman ho yata sa kumari niyong tali, tatang. Eh, ngayon lamang ho yun ang bida eh. Hihiyain pa ninyo. Siya nga. Oo nga, tatang. Kung papayag ko, eh, kami na lang na ating pupunta doon. Papayag ako? Kailan pa matkasama ninyo si Abo at saka si Goryo? Ba, hindi ho obra si Goryo. Eh, naasikaso ho ang pagtitilad ng kabayan, eh. Oo. Eh, kung gusto ninyo, tatang, si Ambo na lamang ay sasama namin. Oo. Papayag ako. Ngunit handa mo ito, sasabihin ko si Ambo. Na ayokong makakausap itong mga batang ito ng mga binatang takakamis, ano eh? Ah, hindi po. Ako mahumbaya. Oo. Ano, nakahay na ba? Aha, kanina pa. Kanina pa ako nagugutom eh. Delphine? Aba, Terio, ang aga-aga mo ah. Mag-base na base ka. Oo, oh, mag-base niyo at may lakad tayo ngayon. Mm-hmm, sana naman. Sa pipigan. Nandun ang magkapatid, si Belen at si Nena. Paano mo nalaan? Niloloko mo at ako eh. Eh, dami mo pa namang usisa eh. Basta mag-base ka na. Alam mo yung rondalya ko, kumbidado ni Alin Tali. At napag-alaman ko sa kanya na yung dalawang magkapatid ay kumbidado rin. Siya nga? Oo. Abay, magaling. Kung ganun eh, kailangan mag-base ako na mag-ara. Kailangan? Ama, masusuot ko ngayon ang bagong-bago kong sapatos. Uy, may bagong sapatos ka ba ngayon? May regalo nung nino ko sa Manila. Hindi ba alam? Magaling kung ganun. Halika muna. Halika muna, makikita. Paano kung akit yan eh? Walang hagdanan niyang bahay mo. At tagal-tagal mo na ginagawa niyan eh. Hindi mo na natapos ha? Bakit ba? Eh, paano mayayari? Eh, panay na panay ang lakad natin. Halika! Oh, sige na. Halika na. Bakit kaya wala pa sila dito? Darating din yun, alam mo na mga babae. Baka hindi sila darating. Darating yun, ihanda mo ang sarili mo sa pagbabayo. At walang sala, ano, darating na yun. Diyos na. Diyos na diskrasya. Bakit? Eh, pinagbili sa akin ng tatawan eh, na huwag ko kayong pababayaan makipag-usap sa mga binata ng tigakamyas. Ngunit, subalit dadapwat. Ano ngunit subalit dadapwat? Eh, nandiyan dyan sila Delphine at Terio. Uy, ano naman yung kinatatakot mo? Magagalit sa akin ng tatawan. Uy, ano, huwag ka lamang ba magsumbong eh, hindi na niya malalaman. Mahirap na yun.
Mabuti umuwi na ako at makapasumbong ako agad nang magagalitan. Ano ba nangyayari sa'yo? Nasisira na ba ulo mo? Pero ikaw naman ang lumagay sa aking kalagayan. Oh, ayan na sila. Tara, tasalubungin. Oh, ito, iyo. Alisin mo na lamang yung takot dyan sa ulo mo. Kung itong taong ito, eh, kung ganito, itatapang ako. Maski na huwag na tayong muwi kung gusto niyo. Naku, ito si Ambo. O, tayo na nga. Magandang umaga sa'yo, nena. Magandang araw sa'yo, Belen. Magandang araw naman. Narito pala kayo, ha? Aba, hindi ba sinabi ko sa'yo kanina? Aray, aray. Aray! Oh, bakit? Ano nangyari sa'yo? Huwag mong papansinin yan. Alam mo, may oras ng sumpong yan. Ah, ganun ba? Kayo kung bigado, no? Oo. Oh, alam mo, dala ko pati rodalya ko rito eh. Naku, di pambihirang pipigan to. Oo, oh, tsak yun. Yung napakasaya, no? Ah, eh ngayon, masaya na para sa'kin. Bakit naman? Paano? Akala ko hindi na kayo darating. Kaya kanina malungkot ako. Sus, bakit mo naman nalaman paparito kami? Sinabi sa akin aking puso. Si Delphine naman. Oh, dali-dali nito, makapag-upisa na! Bak, eto na pala si Nena! Dali-dali ni Nena at makapag-upisa na! Tayo na! Tayo na lamang pala hinihintay eh! Saan kayo pupunta? Magpapasyala, ma'am. Hmm, kuidaw, ha? Ako ang pinagbili na ng matanda upang tumingin sa kanila. O, edi tumingin ka kung gusto mo. Umupo ka, Belen.
Ambo, yan ba pinag-aralan mo sa eskwela? Hindi naman ako nag-aaral sa eskwela eh. Bakit ba naman nakikialam ka sa buhay ng may buhay? Hindi ako nakikialam. Sinusunod ko lang utos ni Tata Juan. Ambo, hindi ba maaari lumayo-layo ka lang ng konti at may pag-uusapan kami ng sarilinan? Hindi maaari. Baka malaman pa ni Tata Juan ito eh. Mawalan ako ng trabaho. Akong bahala sa iyo. Akong bahala. Puro kasalita, wala sa gawa. Bakit wala? Oh, tanggapin mo muna yan. Piso lang? Hindi sapat yan. Eh, tanggapin mo na muna at saka ka nadadagdagan. Ano, hulugan? Eh, di ilista mo. At yung gusto mo, bibigyan pa kita ng 10 ganyan. Sige na. Sige na. Naku, Ambo, makikita mo. Susumbong kita sa tatang. Ha? Ikaw rin susumbong ko. Kasama mo siya. Ambo, huwag ka na magsumbong sa tatang. O, sige, kunin mo na. Ay, hindi. Sasabihin ko lang yung mga nakita ko. Huwag na. O, sige na. Kunin mo na naman. Sige na naman. O, sige na. Kunin mo na. Sige na nga. Kung hindi hulugan ito, mainam na hanap buhay. Sige. Nena, talaga pinapat na bayan ako ng pagkakataon. Siya nga ba? Oo. Sapagkat... Sapagkat ano? Nena. Ano yun? Ibig ko sanang maidaing sa'yo ang ibig ng aking pusong malawa ng panahon inulila ng iyong kariktan. Subalit, ako'y nangangambang hindi ako maging karapat-dapat. Hindi ko maunawa na ibig mo sabihin. Bakit hindi mo liwanagin? Nena, iniibig kita. Iniibig kita ng higit sa aking buhay. Ano yung kasapan? Delphine, sa oras na ito'y nauumid ang aking labi upang sabihin sa iyo ang aking katugunan. Tugunin mo na ako. At ng ating mga puso'y magkaunawaan. At na ako naman ay hindi laging namamahay sa alanganin. Sige na, Nena. Utang na loob. Masdan mo na lamang ito. Oo? 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 Di yata.
Salamat at pinagkalaw mo rin. Matagal ko nang inaasahang kaligayahan. Hindi ka kaya magmaliw, Delphine? Gili ko. Mahihiling mo sa Diyos ang pinakamabigat na parusa ipato sa akin kung sakalit ako'y magtaksi. Ang inaalala ko ikaw. Sa akin, Delphine, wala kang dapat alalahanin. Sapagkat inibig kita kahit na nalalaman kong ang tatang ay malaking sagabal sa atin. At yan ngayon ang gumugulo sa aking isipan. Huwag kang mag-alala. Sa patang tayong dalawa ay nag-iibigan ng tapat. At ituturo sa atin ni Bathala ang tumpak na landa sa ating kaligayahan. Delphine. Nina. Ang mabuti yata ay bumalik na tayo sa pipigan at baka hinahanap na tayo ng ating mga kasamaan eh. Mano po, tatahuan? Oh, Diyagong Santo. At bilis ka. Akala ko may tumataga ka ng kawayan. Oo nga po, ngunit nakita ko sila Nen at Belen na sumakay sa kalesa at umalis. Eh, oo nga. Eh, nagbihis po akong madaling-madali at sinundan ko sila. O, ano ngayon? Eh, nakita ko po sa pipigan. Nakikipag-usap doon sa dalawang binatang taga-Kamyas. Sino ba? Opo, maniwala kayo, kitang-kita ko. Nakuna pa kulak yung mga bata yan. Hindi marunong pagsabihan. Halika't punta natin. Ay, huwag na po, tatahuan. Baka hindi kayo makapagpigil eh, kahiyahiya doon, magkaroon kayo ng gulo. Mabuti po, dito na lamang ninyo hintayin at darating na rin lamang sila. Eh siya, Tata Juan, ako po'y aalis na eh, baka masabi naman ninyo sa kanilang ako ang may sumbun sa inyo. Oo, huwag kang makalala noon. Mano po, Tata Juan. Karun Santo. Mano po, Tatang. Ano po, Tatang? Bakit kayo gudabi? Eh, paano po eh? Ayaw kami paalisin agad ni Aling Tali eh. Napakawalang diya kayo. Hindi niyo sila tabili ko. Bakit po, Tatang? Wala po naman kami masamang ginagawa. Tanong niyo kay Ambo. Itanong kay Ambo. Itanong kay Ambo. Isa pang walang diya yan. Saan ang doon? Kasama po namin. Nagbabayad lamang po ng karitele. Hoy! Halika! Halika, sabi! Mano po. Mano? Anong masasabi mo? Anong masasabi mo? Ano po yun? Anong masasabi mo? Ano po? Tungkol sa pipigan. Ano nangyari ali doon? Tapos na po ang pipigan, ang pagbabayo. Konsentidor! Walang diya ka! Wala kang utang na lo! Sana lahat ang mga pinakita ko sa'yo! Bakit mo pinayagan ng dalawang batang ito'y makausap ng mga binatang taga-Kamyas? Hindi po totoo yun. Anong hindi totoo? Hindi ba totoo na nandudoon ang mga iyon ang mga walang diyan niyo? Nandun nga po sila, pero hindi maaari makipag-usap sa kanila. May tumingin, hindi humari. Binabantayan ko po eh. May tumingin. Talagang napakawalang hiya mo, hindi ka maaaring pagkatiwalaan. At kayo naman, kayo, hindi kayo marunong tumanggap ng mga payo ko. Sayang na lakas ang aking mga pagpapalaki sa inyo. Oh, tandaan nito aking sinasabi. Sa oras at araw na malaman ko na kayo nakipagtakbo sa mga binatang yun, nako! Hindi ko malamang kung ano ang mangyayari sa akin. Delphine! Oh. Totoo ba yung nabalitaan kung nililigawan mo raw ang isang anak na dalaga ni Matandang Juan? Oho, bakit ba? Aba, nalimutan mo na bang pinagbintangan tang matandang yung magdakaw ng kalabaw? Oo, matagal na ho naman panahon yun eh. Saka malilit pa ho naman kami ng mangyayari yun ah. Kahit na, hindi mo ba dinaramdam ang pagkakabintang niya sa akin ako'y magnanakaw? Ano naman napatunayan ang pagbibintang na yan ah. Kaya ako nagalit. At ngayon iniuutos ko sa iyong layuan ng babae yun. Sapagkat hindi kita mapapayagang mapakasal sa kanya. Huwag ka na tumutol! Ayoko nang mababalitaan pang nagpupunta ka sa kanya. Naintindihan mo? N-
Naririnig mo ba ako? Oho. Hindi ko malaman kung anong mangyayari sa amin ni Nena ngayon. Eh, ang sinurarin mo, hindi gano'ng mabigat ng katulad ng sa akin. Oh, eh bakit hindi magkakapareho? Eh, paano? Kung hindi man kayo magkatuloyan ni Nena, eh meron ka pa naman titay na natin sila. Ang hirap niyan, eh si Nena sumagot sa akin. Samantalang si titay eh, hindi pa. Oh, madali yun. Hindi katulad ko, walang ibang inasahan kundi si Belin lang. O ano pa ang gusto mo? Hindi ba magkasintahan na kayo? Kasintahan ko na nga, ngunit etong hirap eh. Ayong kay Ambo, magbuhat lang sila yung makagalitang lahat. Eh, lalo naghigpit ang matanda. At alam ba kung sino ang ginawang bantay ngayon sa dalawang magkapatid? Sino? Si Goryo. Yung Goryong yan, Sip-Sip. Wala tayong magagawa. Eh, yun lamang naman ang tanging parang magagawa ng tao para magtagumpay kay Nene. Ano kayang nararapat natin gawin? Kung gusto mo, itanan natin sila. Oo, yun ang hindi maaari. Bakit hindi? O, isang ko dadali. Abay, di dito sa inyo. Yan ang lalong hindi maaari. Sapagkat ayaw at galit ang tatang, eh Nena. Dahil sa matandang alitan nila ang tatawan. At yan ay nangyari nung kami mga lilis pang bata. Naku, abay. Pati kaming dalawa ni Belen ay nadadamay sa inyo. Paano tayo ngayon? Ang mabuti po marun ka mag-isa kay Ambo. At sabihin mo tulungan tayo sa pag-abot ng sulat. Malamang hindi na pumayag yun eh. Malaking takot sa matanda. Oo, madali yun. Suhulin siya kahit damit. Yan mo kundi siya pumayag. Tingnan natin. Sira, lakad naman ako, ha? Ah. Ambo! Oh, nandito ka na naman. Umalis ka na, sige na. Mahirap yan. Akong bahala. Malaking basag-uli yung gagawin mo. Pati ako nadadamay eh. Huwag kang matakot. Akong bahala. Oh, ikaw ang bahala. Ikaw ang bahala. Wala ka na may binabayad sa akin. Ako ka nagagalitan. Ito, dala ko na nga eh. Sino nga? Yan. Oh, teka muna. Bago may show ka dyan, ibig ko munang malaman kung handa kang tumulong sa amin dalawa ni Delphine tungkol sa magkapatid. Oh, ano? Payag ka ba? Hindi ko lang gusto mapalitan itong damit ko sa katawan eh. Hindi ako papayag. Eh. Sukat mo. Tama kaya sa akin yan? Gusto yan. Ay, ito mali tata ko. Maliit eh. Teka na, ito lang ba? Ito lang ba? Hindi, meron pa dito. Marami yan. Ang pantalon. Ayan. Yan, lakas. Teka. Itong gusto sa'yo yan. Magbukata, lakas yan. Gusto yan. Mapaluluwangan mo pa sa sastri yan. Yes, bakit mo? Itong baro, paluwangan mo ng konti kay Angge, ha? Ito? Oh, malapad ang tupi niyan eh. Eh, luma. Ito't maliit ko. Hindi luma yan. Bagong-bago yan. Ito, salawan ko paano? Ang mabuti niyan eh, patas-tas mo dito at saka ang patagpian sa sastri. Ha? Ito, hubarin muna ito. Pagkawa mo muna kay Angge. Teka muna. Teka muna. Huwag mo lang ako na nakasinamba. Oh! Oh! Uy, may tumak. Sige na. Teka muna. Hubarin mo na muna yan. Upo ka, tutulungan kita. Oh, now. Sige na, malis ka na. Kumbahala. Alis na ako. Usapan natin. Huwag mo kalimutan, ha? Baka kalimutan mo yun. Kumbahala, ha? Po! Po! Andiyan na po. Po! Po! Andiyan na ho. Ano po yan, tatang? Bakit ba't nangahoy ka lamang eh? Kahit tagal mo. Eh, malayo pa ho yung tinunan ko ng kahoy eh. O, bakit ka kanya? Eh, nangyari ho eh. Ha? Eh. Ah, alam ko na. Matuwa ka rin sa may kawenan. Ah. Hanapin mo si Goryo. Ah. Sabihin mong ibig ko siyang makausap. Ngayon din na. Oo. Oh. Goryo! Ha? Ibig kita umakausin ng matanda. Saan siya naroon? Nandun sa harap ng bahay. Madali ka. Oo.
Mano po, tatawan? Ah, Lodyo. Tulungan ka ng Diyos. Ano ba? Marami ka na bang natagang kawayan? Opo, eh, gusto ko po sanang itanong sa inyo kung saan ninyo gustong ipatayo ang bahay na ipagagawa po. Oh, ikaw bahala. Kalaki ng bakura na eh. Alam mo ko yun, kaya kita pinatawa. Ay ibig kong malamang kung kayo nagkausap ng nena. Hindi pa nga ho eh. Nangyari ho eh, sa tuwa kong lalapit sa kanya, iniiwas ho siya sa akin eh. Oh, hindi ka kasi marunong eh. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Kausapin mo siya ngayon. Saan ho siya naroroon? Doon. Bulayan. Eh siya tatawahan, tuloy na ho ako. Oo. Baklakas loob ka. Opo. Nena? Ano yun? Eh, alam mo? meron akong nahuling bayawak, ang laki-laki. Siya nga? Gusto ninyong makita ni Belen? Saan naroon? Doon. Tinali ko buhay. Kaya na kayong makita ninyo. Ang laki. Kaya ina lamang. Para bayawak lamang eh. Kung ayaw mo, huwag. Saan naroon? Adios. Nawala. Marahil ay nakalagot sa pagkakatali. Lukuhin mo ang lelang mong panot. Nena, patawarin mo ako. Ibig ko sanang makausap ka lamang ng sarili na. Yun lamang pala ang ibig mo eh. Pinagod mo pa ako ng pagpunta-punta dito. Mangyari eh. Bakit hindi mo ginawang bayawak ang katawan mo? Ngunit Nena, ibig ko lamang ipabatid sa'yo na naitanong ko na sa tatahuan. Kung saan ko ipatatayo ang bahay na aking ipagagawa at... bakit mo sa akin sasabihin? Mangyari sa iyo kung ihahandog ang bahay na iyan. Ba? Bakit mo ako handogan ang bahay? Para sa ating hinaharap niya. Ano? Tatandaan nito, ha? Kahit na ikaw sa isa-isang lalaking natitira dito sa mundo ito, wala kang maasahan sa akin. Eh? Nalokong buhay ko. Tatahuan? Ha? Nagwari? Ano nangyari sa'yo? Mabuti po naman. Maalala ko po pala tatahuan, eh meron akong nalimutan sa inyo sabihin kanina. Adiyo. Ang ama po ni Delphine ay galit at ayaw din kayo na dahilan sa matanda ninyong alitan. Sa Makati't ang ibig mo ba sabihin na yung ama ni Delphine eh yung si Kabisang Pedrong Tagakamyas? Opo, yun nga po. Aba, eh ako pa ba kaya makagusto sa kanila? Eh talaga namang hindi ko ba papayagan na ang aking angkan ay makasama sa kanilang angkan. Ang klase lang yun. Ang mabuti kaya, Gordio, ay makasal kayo kagad ni Nena. At nang matapos ang salitaan, ako pinata talaga sa lahat ng oras. Well, magkakausapin ko si Nena. Paano po, tatahuan? Siya mong santo. Magpapakabed ka sana. Ako po'y alis na, ho. Itong napakarami na akong pamimintas sa akin na ginagawa ng ama ng babaeng niya. Kaya ito pang matapos ng lahat, kinakailangan ihatid kita sa Maynila. Maghanda-handa ka, pupunta tayo. Pero tatang, ano pong gagawin ko sa Maynila? Magtatrabaho sa nari. Sapagkat ang inaama mo isumulat sa akin, meron isang pwesto para sa iyo ron. Kahit maghanda ka na. Pero tatang, eh marami po naman akong trabaho rito ha. Maski na. Tatang, magsasaka na po ako kahit 10 kabampalay. Nasaka. Huwag na lang ninyo ako padala sa Maynila. Ako ang ama mo. Ako lamang masusunod. Nandindihan mo? Okay, kailan po tayo aalis? Bukas na bukas. Ang ibig ko bang sabihin eh, luluwas ka ng tatang mo sa Manila? Oo. At ikaw na lamang ang tanging pag-asa ko upang malaman ni Nena ang mga bagay na ito. O eh, mabuti magpaalam ka muna sa kanya. Iba na rin ikaw kanya nakakausap eh. Eh, hindi mo ako nauunawaan eh. Hindi ba nalalaman kaya nga ako iluluwas ng tatang sa Maynila ay upang huwag na akong makapunta roon. Kaya sabihin mo na lamang kay Nena na sa pagkalis kong ito, eh, walang tanging nakaukot sa aking puso kundi ang kanyang larawan. Akong bahala. Eh kung sakali na matibig kong magpabalita sa iyo, hindi ko naman alam kung saan ka nakatira. Madali yun, bibigay ko sa iyo ang direksyon ko. Meron ko malapis dyan. Meron. Naglag din na office ko. Siguro. Ayan, laglag eh. O, papel. Wala eh.
Ah, dito na lang. Ah, mabuti pa nga. Ah, 211 ba, Misericordia? Oo. Yung inyong bahay naman yung titiran mo yun? Yung bahay ng ninong ko. Sinong ninong mo? Nagbigay sa akin ng sapatos. Ah, yun. Oo, alam ko na. Ah. Isusulat ko sa iyo kahit na anong mangyayari, ha? Oo. Oh, eh, yung para kay titay, wala kami pagbibilin. Eh, wala na. Basta ikaw na lang bahala. Magkita kayo. Sabihin mo, hindi na ako nakapagpaalam sa kanya. Alis na ka. Mabuting biyahe, abay, ha? Huwag ka sana makalilimot, ha? Salamat, ha? Ba't hindi ka makakain? Tumitumin mo'y kariyak. Wala ko akong gana, tatang yun. Akala mo yata hindi ko nalalaman ang iyong ipinagkakagal yun, ha? Napag-alaman ko na si Delphine ay pinadalas sa Maynila ng kanyang ama upang maiwasan ang iyong pag-iibigan. Hindi ba yan ang dahilan? Kinakailangan limutin mo si Delphine. At sa makapasko, ipakakasal kita kay Gonyo. Ngunit, tatang... Ano'y tututol mo? Ano? Hindi yung ako sa tumututol. Ngunit, hindi ba ninyo hinahangad na makita akong maligaya sa aking pag-aasawa? Iyan nga ang hinahangad ko kung kaya gusto kong mapangasawa mo si Gonyo, ah. Ngunit, wala ako sa kanya aking kaligayahan. Lalo't higit na wala sa Delphine yan. Basta sundin mo ang aking gusto. Hala, kumain ka. Oh, ate, yun ang sabi ni Terrio, eh. Ngayon pa namang nasa panganib ako sa mga udyok ni Goryo kay Tatang. Anong panganib, ate? Ang sabi sa akin ng Tatang, eh, para matahimik na raw ako, ipagkakasal ako kay Goryo. Siyatat gayon? Pagkakasal? Amo, takong bahala, ate. Sasabihin ko agad kay Terrio nang maisulat agad kay Delphine. Mag-iingat ka sana, ha? Baka mahalata ka ng tatang at ni Goryo. Takong bahala. Titay! Titay! Ah, alam ko na. Marahil ay tungkol din sa pagkakapunta niya sa Maynila, no? Oh, yan na nga. Eh, humihingi siya ng tawad sa'yo dahil sa umalis at umalis daw siya, hindi malaman siya nakapagpaalam. Bakit? Talaga naman hindi siya dapat magpaalam sa akin, eh. Oh, bakit naman? Oh, kayo nga namang mga lalaki. Parang hindi ko nalalaman ang dahilan. Ipinasok siya ng kanyang inaama sa narik. Maniwala ka, totoo lahat ang sinasabi ko sa iyo. Sus, tigilan mo nga ako, parang hindi ko nalalaman ang tungkol sa kasintahan niya at kapatid din ang kasintahan mo. Hindi dahil doon, maniwala ka sa akin. Yes! Titay! Titay! Paniwalaan mo naman sabi ako, eh. Terrio! 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 Bambo! Oh, napadpad ka rito, bakit? Titay pala, ha? Oh, wala ka naman sa akin yun. Oh, ano ba ang balita, ha? Aba, siya nga pala, ang sabi ng ate nena, eh, pakisabi mo Delphine. Dapat malaman niya na pinipilit siya ng tatawan na mapakasal kay Goryo. Siya nga ba? Kinakailang gawin niya lahat ng paraan. Hindi mo akong bahala. Ngayon din isusulatan ko si Delphine at malalaman mo kasagutan, ha? Dalhin mo. Nalakad na muna ako. Ang suyo ang nangyaring titik
Ate, huwag ka nang malungkot. Sinabi ko lang kay Terio ang lahat. At sa madaling panahon, malalaman natin ang kasagutan ni Delphine. Ngunit ang inaalala ko eh. Baka walang magawa si Delphine. Bakit naman? Sapagkat ang ama ni Delphine ay ayaw din sa akin. Dahil sa pagkakadimandahan nila ng tatang noong araw. Bahala na. Talagang papat ang pagmamahal niya sa'yo, ay sisikapin niya ang lahat ng paraan. Huwag ka nang mayak, baka abutan pa tayo ng tatang. Si Belen. Tapat na lang. Oy, Belen. Nakita kami ni Terio. Nakita kong may kausap siya isang babae. Sino naman babae yun? Tinawag niyang nadinig ko eh, tita yung pangalan. Yun eh, sinasabi ko lamang sa'yo, mentras maagay para maiwasan mo lahat, ha? Eh, bakit nung una ikaw pa ang tigapagdala niya ng sulat? At pagkatapos ngayon, ngayon mo lamang sinabi sa akin. Ha? Oo. Eh, ngayon ko lang nalaman eh. Ganun pala siya, ha? Sa lawahan, makikita niya. Ba, huwag mo naman sabihin na ako nagsabi sa'yo. Anong hindi? Basta't pag nagkita kami, magkakaalam kami. At ikaw ang testigo. Ay, natodas. Ba't ba sinabi ko pa sa'yo yun? Delphine! Delphine? Oh. May sulat ka. Galing sa inyo yan. Salamat, Nino. Oh, ikaw na lang bahala rito, ha? At ako'y may paparoon na lamang. Ah.
Delphine, ibinabalita ko sa iyo na nakausap ko si Ambo. Ayon sa kanya, si Nenay mapapakasal ng laban sa kanyang kalooban kay Goryo. Alam mo na naman marahil na si Tata Juan ang may kagustuhan nito. At kung hindi ka kikilos sa lalong madaling panahon, ay malamang na hindi mo na siya abuting malaya pa. Kung talagang tapat ang pag-ibig mo sa kanya, ay pinapayo ko sa iyong umuwi ka kaagad at nang napagpasyahan mo kung anong nararapat nating gawin. Hinihintay kita, ang iyong kaibigan, Terio. Kaya nga ako nauwi agad eh. Dito muna ako tutuloy sa inyo ha. Para hindi mahalata ng tatang aking ginawang pagtatanan. Mabuti nga. Kailan daw ba ang kasal? Eh ayon sa unang pagkakasabi eh. Sa Paskong darating daw eh. Eh ang ginawa ng kanyang tatang binago. Ginawa na sa Linggo. Baka daw makaisip ang magtanan si Nene. Talagang mahigpitan ano? At akala mo yung bahay na pinagagawa ni Goryo. Yari na. Hindi mangyayari yan. Kailangan tulungan mo ko. E, paano bang gagawin natin? Kailangan itahanan natin sila nung madaling panahon ang magkapatid na yan. E, tila naman yata mahirap yung nagagawa tayo ng kahit na anong walang kahanda-handa eh. Kailangan ba ito patagad yan? Kapag hindi, at natuklasan ang aking ninong aking ginawang pagtatanan sa Manila, i-check na paparito yan sa tatang. At pag nalaman ng tatang, eh dyan tayo may tulog. E, ano bang naisip mong gawin? Puntahan mo si Ambu ngayon din, at sabihin mo sa kanya sa bisa dalawang magkapatid ang ating pinagkayarihan. Kung gayon eh, maghanda kang mabuti samantala ako wala. Ito kasi sabihin, maghanda ka ng panlaban. Mahigpit ang pagbabantay ni Goryo eh. Huwag kang mag-alala. Ako ay matagal na nakahanda upang wakasan ang lahat ng ito ngayon din. Sige na, lumakad ka na. Bahalik ka muna sa taas. Magbibihis muna ako. O, sige. Mahirap pa tayo iniisip ni Delphine. Pero handang-handa na kaya siya para mamaya. Oo. At sabihin mo tuloy kay Bilin na pati siya maghanda, ha? Ah, yan ang hindi maaari. Bakit? Hindi maaari pagsamantala ng kabataan ni Bilin. Aba, eh, sino ba naman nagsabi siya pagsamantalaan ko si Bilin? Katunayan eh, sabay kami pakakasal ni Delphine. Oo. Oo. Oh. Kalokohan yun. Bakit? Kabulaanan. Aba, edi subukan mong pasamahin siya mamaya gabi kung hindi kami pakasal ka agad, oh. Bakit? Ang gamang pag-asawa ba'y subukan lang? At kung hindi mo pakasalan si Belen, di ako nagkamutang ulo. Ikaw naman tao ka, hindi ko na lamang kung bakit nagkakaganyan ka sa akin. Eh, mahirap sa iyo eh. Parang hindi mo nalalaman na marami akong nalalaman ng tungkol sa iyo. Tungkol sa akin? Ano yun? Kayong nangyari nung... Alin? Hamon na nga. Sa atin na yun ako nalang sasabihin. Sige, Ambo! Ambo, tira mo siya oh. Ambo! Eh? Maaari bang pakisabi mo kay Nena na yari na ang aming bahay? Aba, wala sila umalis. Kasama si Belen. Saan kaya napunta yon? Eh, ewan ko. Di meron pang dalang balutan ng damit. Ha? Meron pang dalang balutan ng damit? Baka nagtaanan nyo. Bakit? Ha? Bakit? Anong guli ito? Aba, nagtaanan daw mga ate. Oh, hindi totoo yon. Abi, masyado ka madaldal. Mabuti sundan natin. Hali kayo. Tanya. Ay, kayo na lang. Oy, oy, bakit tayo mo sumama? Marahil kasabwat ka, ha? Sino ang kasabwat? Oh, tera, tera. Tera, hanap. Tera. Tera. Oy, 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 hindi riyan. Dito ko sila nakita ng daan. Tera, tera. Ang tagal-tagal naman nila. Baka gawa-gawa lang ni Ambu ito. Hindi naman siguro gagawa ng ganun yun. Oh, malay mo. Baka niloloko ka niya. Oh, eto na pala sila eh. Naku, Belen, ikaw na sana ang bahalang maglihim sa tatang ha. Oo, hamot akong bahala. Diyan ka na ha. Nena! Delphine, ang tagal-tagal mo naman. O, eh, paano kayo lumakad yung kabayo? Belen! Bakit ka uwi? Hindi ka ba sasama? Walang hiya, manluloko! Bakit ba naman, ano ba naman ang kasalanang nagawa ko sa'yo? Wala naman ako nalalaman ginagawa, nagagalit ka sa'kin. Bakit ako, pa? Naku, nakukunwari pa ito. Eh, ano ba naman ang gusto mong gawin ko? Helio! Ay, si Goryo! O, oh, inas na, tayo na. Ayoko! Halika na! Bitawan mo ako!
Ano ang ibig sabihin to? Wala kang pakialam. Wala pala, ha? Ano yan? Nagtanong po mga ate Nena. Ano? Opo, at ang kasama yung mga binatang taga-Kamyang. Eh, bakit hindi nyo hinabol? Abay, hinabol na nga po. Eh, nandun pa po si Goryot na papalaban. Apo, pwede mo nga kita. Apo. Po. Oh. Wala po rito eh. Nandiyan sa palarim din nga. Nandilat po yung mata para kang biit. Pagaling ka! Wala mo mga bata yan. Katakot-takot na skandal ang binibigay sa akin buhay. Apo! Ah. Opo, nandiyan na po. Halika! Nandiyan lang sa palaritina. Opo, nandiyan na po. Eto pa. Halim mo dito. Oh, bakit ito nakasuksok dito? Eh, yan ho nakalagay dyan eh. Tatawan, baka kayo makamatay. Ano, Goryo? Ano nangyari sa'yo? Nakataan ang put. Aki pinagtulungan. Eh, bakit nakapanaok na hindi man lang ninyo nalalaman? Ewan ko po, Gambo. Aba, anong malay ko ho nun? Gambo, hanapin mo ang mawalag niyo yun. At tignan mo kung saan din lang sila, nena. Opo. Eh, magbibis muna. Oh, magbibis ka. Badali ka. Tao po. Tao po. Sino yan? Kami po. Aba, Dalpin. Aha. Sandali ka. Tuloy kayo. Upo kayo. Wag na po. Ano ba ang atin? Alam niyo, Tenente, kami po ay nagsadya rito upang patulong sa inyo nakaring kami mga kasal. Nalalaan na ba ng magulang mo ang ginawa mo ito? Hindi po. Aba, eh paano ko kayo matutulungan kung ganon? Alibase kayang Tenente dito sa ating baryo, eh inaakala kong kayo lalapit sa aming matatanda. Eh, hindi kayo lihiyan. Bueno, ang magagawa ko sa iyong tulong ay ganito. Iwanan mo muna dito ang iyong magiging asawa. Eh, paano po yun? Eh, ako po ba hindi maaaring dumito na rin? Oh, hindi maaari yan. Masamang hitsura para sa akin na pahintruto ko kayong magpisan dito nang hindi pakasal. Hayaan mo muna ang ayusin ko sa inyong mga magulang ang lahat. Eh, kung yun po ay nakakalaan niyong magaling eh, sino po ang bahala? Eh, sino ba sa dalawang ito ang iyong magiging asawa? Siya po. Nena po ang kanyang pangalan. Anak po siya ng... yung bang si Tata Juan taga Salakot? Ah, kilala ko ama niya. Eh, ito yung dalawang ito. Tanan din ba? Aba, hindi po. Sinamahan ko po lamang ang aking kapatid. Ah, kapatid pala kayo. Belen, narito na rin lamang tayo eh. Ba't hindi po natin ipaayos ang ating kasal? Siya nga naman. Ayoko nga. Huwag niyo nga naman siyang pilitin, Delphine. Batang-bata pa naman si Belen eh. Batang-bata. Kung hindi sana siya sa lawahan. Siya, siya. Lumakad na kayo, Delphine. Iwanan mo dito ang dalawa at malalaman mo din sa lalong madaling panahon. Paano, Nena? Eh, may iwan ka na rito? Eh, dito ako. Eh, ikaw saan? Bahala na. Eh, dito na sa amin, Delphine. Eh, ano pa nga?
Tayo na. Magandang araw, Pare Pedro. Ba kumpare, mabuti't napadalaw kayo. Tuloy kayo. Tama-tama ang dating niyo. Upo kayo. Sapagkat merong kalagdamara rito sa Linggo eh. Eh si Delphine, kumusta? Bakit? Wala ba siya rito? Aba, hindi ba naroroso'y sa Manila? Punta. Kaya nga ako napunta rito eh. Biglang-biglang nawala ron. Aba, hindi naman nauuwi ah. Eh saan kaya nakpunta ang batang yan? Tao po! Tao po! Ba't si Minti? Tuloy kayo. Tuloy kayo. Magandang araw sa'yo, Kabisong Pedro. Eh ano po ba ang atin? Eh, kaya nga ako napapunta rito. Dahil sa anak niyo ang nagtana ng babae. Naku, sinasabi ko na nga ba't yan ang ginawa. Mapapatay ko yung batang yan. Baka yan din ang babaeng sinabi niyo sa akin. Ang siya itinanan. Anak po ni Juan, nataganayo ng salakot. Hindi ako nagkamali. Uutasin ko sila! Pare, limutin mo na nakaraan. Nandiyan na rin lamang. Iyaya natin makasal sila ng maayos. Total, ginawa na natin ang paraan. Lumayas din. Ayan na natin. Naku pare, kung kayo lamang ang nalalagay sa lugar ko, hindi kayo magsasalita ng ganyan eh. Magkakasundo na rin kayo niyan. Total, nagkakaibigan naman ang dalawa. Kumpare, kayo na nga ang bahala. Eh paano yan? Kailangan muna, siyempre, kayo muna ang makipag-ayos kay Juan. Ay nako, tininte. Huwag na ninyong ituloy ang kasal kung sakaling papupuntahin pa ninyo ako sa Juan yan. Hindi bali, tininte. Ako ang bahalang kumatawa sa aking kumpare. At ako ang makikipag-ayos sa kanila. Ya, kumpadre, kami lalakad na. Ineng, andito ba si paring Juan? Wala po ah, nagpunta po sa Bulacan. Eh, kailan po kanilang balik? Eh, hindi ko sinabi kung kailan, sapagkat bukod po sa kanyang lakad, eh, hahanapin pa puro ang kanyang anak na nagtanan. Bakit po ba? Andun sa amin sa Kamias ang kanyang mga anak. Palibasay ako ang Tininte del Barilon, kaya nagsadya kami rito upang makipag-ayos sana sa kanya para makasal. Ah, ganun po ba? Yan yung sasabihin ko pagdating nila. Huwag mo sanang kalilimutan, honey. Opo. Magtagumpay sana si Tinente sa pakikipag-uusap sa ating mga magulang. Oo nga sana, ano. At kung magtagumpay naman, anong binabalak mong gawin pagkatapos na tayo makasal? Ano pa ang babalakin ko? Di magpagawa tayo na isang bahay, pagkatapos eh, hihingi ako sa Diyos na isang anak na lalaki. At kung babae? Hihingi po ulit ako ng isa. Kung babae pa rin? Isa po ulit. Eh kung babae pa uli? Eh isa po ulit. Eh kung babae na na naman? Eh di. Ano ba naman? Puro sakit na lang ang ulo bibigyan mo sa akin. Pilyo! Nakakaingit naman kayong dalawa eh. Oy, oy, oy. Lumayo ka dyan. Lumayo ka. Huwag mo kami istorbuhin. Busit ka. Teka muna sandali. Nena, tulungan mo naman ako sa kapatid mo. Sige. Ano ba? Eh, hipo-hipo pa. Eh, papa. Sige. Ikaw naman kasi pumanaw ka na nga naman dyan. Ano pa? Ah, Ninong, kumusta kaya? Ano pa? Ah, Nena, nakikilala ko si aking Ninong. Ito ang taga-Manila. Sila ba? Sila ba ang babaeng itinanan mo? Opo, Ninong. Eh, kayo sana ang bahala magpapasensya sa aking hindi pagkakapaalam sa inyo sapagkat alam naman ninyo ang mga lalaki, ganyan eh. Ah, kung sa ganang akin eh, wala kang alalahanin. Ang alalahanin mo, ang galit ng iyong ama. Siya nga naman, talagang may katigasan ng loob ng iyong ama. At mabuti na lamang at ako'y nakapunta rito upang magkipag-ayos sa ama ng iyong magiging asawa. Subalit, nagpunta kami roon, hindi namin nabutan kapagkat nagpunta sa Bulacan. Eh, paano pong mabuti natin gawin ngayon, Ninong? Eh, paano nga ba, Tininte? Eh, di ituloy na natin bukas ang kasal. Samantalang ipinagkatiwala din lang sa'yo ang lahat. Ba, di lalo hong magaling. Eh, paano naman kami, Nena ni Belen? Mabuti natin isabay na kami pag isang dibdib sa inyong dalawa, ha? Aba, hindi maaari at ayaw ni Belen. Bakit? Bah, meron ka raw nililigawan eh. Ano? Sino may sabi nun? Adat ko ba sasabihin sa'yo kung sino may sabi nun? Basta't naalaman namin na meron kang nakausap at nililigawang titay, tapo. Oo nga, at ano pang masasabi mo? Tawakan, taksil, manloloko! Belen, Belen, sandali lang. Naku, yung bang ipinaghihina...
Eh, huwag kang maghinala sa akin sa titay na yon. Eh, ganito ang totoong nangyari. Yan titay na yan, ang kaibigan ay si Delphine. Ano? Sino yung titay na yon? Eh, si titay. Anong si titay? Eh, bakit ka magagalit? Ikaw lang naman ang iniibig ko. At saka bakit kinakasikasuhin natin? Ang inasikaso natin ay ang tayong makasal eh. Kasal, ha? Kasal pala, ha? Doon ka na sa titay mo pakasal. Magnaloko. Titay! Titay pala, nakita mo na. Hanggang ngayon, si titay ang bukang bibig mo. Nena, ibig... Nena! Ngayon, paano? Ano ba, Ambo? Saan ang tungo mo? Ihinahanap ko yung dalawa eh. Uy, alam mo, mainit na mainit ang ulo ng tatang. Ikaw, saan ka pupunta naman? Alam mo eh, masyadong masakit ang ginawa sa akin ni Nena. Kinakailangan ihanap ko kaagad na lunas. Ah, alam ko na. Hahanap ka ng makakapalit ni Nena, hindi ba? Eh, ano pa? Anihin ko ang bahay na ginawa ko kung ako'y nag-iisa rin lang. Siya nga, tama yung sinabi niyo. Ngunit hanggat wala kang nakikitang kasama sa bahay, di doon muna ako. Gusto mo ba? Salamat na. Makakatakpo rin ako ng aking kapalaran. Magandang umaga sa iyo, titay. Pagolo! Ano, ngayon ko lamang napaginda sa amin ngayon. Oo nga eh. At marahil eh, di tituloy ako mamimirmihan. Oo, oh, hindi ako naniniwala. Balita ako, mag-aasawa ko na rin eh. Oo nga. Ngunit, ngayon eh, hindi na. Bakit naman? Eh, lumayas ang babaeng yun at sumama sa lalaking tigarito sa inyo sa kamyas. Sayang lang ang bahay na aking pinagawa. Sino bang taga rito sa amin ang sinamahan? Ayun ba si Dalping na anak ni Mang Pedro? Ano? Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi ako nagkakamali ng palagay. Yun bang babae yung niligtas niya sa karito na siyang magpapangasawa niya? Oo, yun nga. Pero bakit mo nalaman? Kunyari, lumigaw rin sa akin yung Dalping yun eh. Kala niyo yata maluloko niya ako. Tsura lang. Eh, paano ngayon yung bahay na sinagawa mo? Iyan nga ang aking iniisip eh. Ito ang malaki ang aking kahihiyan sa mga nakakaalam eh. Bakit ka mahihiya? Di lumigaw ka rin sa iba? Ha? Meron pa kayang magkagusto sa akin? Bakit wala? Ang ganda mong lalaki niya. Titay. Ano yun? Eh, aalis na ako ha? Ang galing mo naman. Wala ka na ba sasabihin sa akin? Sana nga eh. Ano yun? Sabihin mo na. Titay. Ano yun? Eh, bago ba itong hobya mo? Oo. Ayan, mali mo. Ang sarap ano? Oo, bago. Siya nga, bago. Nandiyan daw po ang ate Nena at Belen sa kamyas. At ikakasal daw po ngayon sabay sa Kalagdamara doon. Siya nga ba? Opo. Tawagin mo si Yambo. Abe, kanina pa po umalis. Hindi pa po ba dumarating? Hindi pa. Sus Mariosa ng taong. Yambo, mga batang yan. Pinalaki ang aking ulo. Sasama ka sa akin. Abe, paano po ito? O, iwanan mo na lamang yan. Opo. Dali ka. Opo. Dali na. Oh, handa ka na pala. Anong may babalita mo? Ang balita ko ay maikakasala sila, kaya sang-ayon din ang tatay ni Delphine. Eh, kayo na lang ang hihinga ng kapatawaran. Napakawalag siyang mga bata yan, oo. Napakawalag niya. At si Goryo din po, ikakasal na kay titay.
Kaya kami ho naman ni Angge, kung maaari, bigyan niyo ng pahintulot na makasal na. Ha? Alang-alang sa pagsunod, sa kautusan ng Diyos, na ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili, ay pinatatawad ko sila. Aba, kami hong dalawa eh. Angge, kausapin mo. Saan ninyo itinago ang aking anak? At ang balita ko eh, ipakakasal ninyo ng walang pahintulot. Ang akala mo ba'y natutuwa ako sa inyong lahi? Dahan-dahan ka katoto ha. Ipinadala ko na sa Maynila ang aking anak. Ipinasundo pa ng anak mo. At maghuhugas ka pa? Talagang walang siya ka! Bayaan ninyo! Paliwanagan kayo kumpadre! Bigyan mo! Kung gusto mong bawiin ang anak mo, bawiin mo! Hindi akong mawawalan! Ang lalaki ang akin! Alam mo? Siyang ako naman. Nakakahiya naman iwin natin ng ating nena na hindi sila kasal. Ako, kung hindi ka lamang nakalaman sa mga pangyayari, ay pinatay ko kayong lahat, oo! Pinatay. Tayo na! Halapin natin ang mga walang yung yung! Halina't ipagdiba ang nabilang paarawan ng mga tagapukin sa tumarang puntulan. Halina't magkawitan at ating pasalamatan. Tunanin ka sa ganaan sa tulad ng may kapan. Halina't limusin ng taong sabira ang biyayata at iligagala ang tuling dinigin tuming ayang gana ang ating buhay bukid na mahirap. Halina't limusin ng taong sabira ang biyayata at iligagala ang tuling dinigin tuming ayang gana ang ating buhay. Yan ang tandaan mo. Kapag ang inyong tinanim ay mabuti, ay mabuti rin ang mga aking. Ulit, bakit hindi pumasabay ang ating kasal ngayon? Aba, ang sabi ni Tinente ay matumaran ako sa lamakasal ng susap sa taon. Sayang. Pero ano ko ba naman? Kasal na tayo, nasiselos ka pa kay titay. Talaga? Mariyosa. Eh, Manong, lumungo ka nga sa likod at tingnan mo kung sino ang katabi. Nang hindi ka selos ng selos. Halina't ipagdiba ang nabilang paarawan ng mga taga-bukin sa tumarang puntulan. Halina't magkawitan at ating pasalamatan. Tunanin ka sa ganaan. Bye.